difficulties, subscribers and viewers. So, magandang araw sa lahat. Meron tayong gagawin ngayon. Dual na induction cooker. May model siya na ICE 10. Tingnan natin kung anong problema na ito. Sabi lang naman, di uminit. Testing natin kung may power ba. Oh, walang power. Dapat yan. Meron na kagad yan eh. Walang power. Check natin. Bakit walang power? Induction coil. Temperature. Magtatrabaho na pala ito ng medyo matagal-tagal. Check natin kung okay pa mag-fuse. Wala na. Damage na ang fuse. Mataas ang amperahe niyan. Hindi basta-basta ang pumuputok yan pag walang problema. Check natin bakit pumutok yung fuse. Ito yung bridge na, ayun, may nakita tayo. Ito pa lang, oh, biak na yung IGBT nya. So sure yan, sira yan. Ito yung easy in. Ito naman, ito. So mukhang ito lang ang problema. Shirt na yung IGBT nya. Check natin ito ulit. Shorted na to. So ito, may diode reading sya. Tanggalin muna natin yung ano, IGBT natin. Natin yung mga likid. Ito pala. Ito pala hindi matanggal. Biak na siya. Kabilang dulo. Ang value nito, inisin natin. So 15 ampere na IGBT yan. Shorted na. Ha? Shorted na. Ay, tama na to. Ito okay. Okay. Ito wala na to. So, sira na to rin. Sira na rin. Gagawin natin. Shorted na yung negative dun sa easy in. Check natin kung ano pa yung mga nasira. Dalawa nang nahuling problema.
to 100. 200. Okay. Okay pa. So, 320, 333k. Ano naman siya? 0.5 UF. Ang value nito 0.27. Okay, lapit lang yan. Ito 5 UF. Wala nang charge, so nag short na to eh. Yan, 5.2 UF. So good naman to sila. Ito na lang driver. Ito yung mga driver yan para i-drive doon sa IGBT. Kailangan i-check natin to. Ito yung pulse modulator niya. Pagka may problema kasi to, at lagyan kagad natin ng output doon. Sigurado si back agad yung output natin pagka hindi natin ma-check to. Pinakamagandang gamitin ito pag nag-check yung analog. Sure pala kapag analog. Ito yung driver. Ito yung gate. Wala namang short. Pag umaga na yung nanginig yung kamay ko, so okay pa naman, wala namang short. Yan, so okay to, so okay naman na siya. Balik natin. Okay. Okay to. Ah, 10 ohms, 10 ohms lang. Good naman siya. Taas ito 5K. Ayan, okay lang yan. 5K, kagit na. Short.
So yun lang naman, kaya palitan natin, tanggalin din natin yung fuse. Ito na yung ipalit natin. Palitan natin. Bago. So yan, saka ito. Natin kalipantan, lagyan ng ano. Silicone compound o thermal paste para yung transfer ng init sa heat sink mabilis. Check natin. Nakakabit na natin yung bago. Yun lang naman nakita ang problema natin. Lagyan natin ng fuse. Ito, wala kasing 10 ampere na small, kaya ipapalit natin big. Pero pares lang naman yan. Importante parehas yung ano, amperare. Check natin kung wala bang short. Baka natin isaksak. So madalas pumuputok ang fuse dito pa lang, shorted na. So wala naman. Tapos yung ano, itong diode reading dapat to. Yan. Baliktad dapat wala. Okay. Try natin. Shout out po sa ating mga tech vloggers, viewers, and mga supporters. Kay Master West Jojo Tech Electronics, Alvin Atilano, Jan Senya, Marco Francis 713 Mix Vlog, Maricho Soriano, Joy Masoy TV, Basic Bob, JNB Tech Electronics, Zai TV, Tricks and Fix Repair Channel, Dave Electronics, kay Masat Atin Sayo, Mojahos Technic, Panga TV, Master Makoy Tech PH, Master Edwin Tech, Pagsubok Isa Dalawa Tatlo. Shout out din po sa PDS Electronics, San Sigo Electronics, Bong Electronics, Sir Eric Bermondo, Jose Marie Colot, at kay Master EdTech PH, Lab Moto Vlog,
Robet TV, Tintin, Jojo Tech, Master, shoutout. Shoutout din siya, Master Ryan Crusade, Master D. Alan TV, Sir Tony Revas, Sir Tony Pagyo, Sir, shoutout din sa'yo. John P. Technician, Robin Alan de Mesa, Electronics TV Channel, Elboy Rodriguez, Max Team, Max Pill Team, Master Nards TV, Josh Electronics, Galing RJ TV, Tagahimas Nikiti, Rosel Spain, Lady Capri Vlog, Maruby, Marlon Roble, Spotnekosa, Bernard Esperto Carpio, Jolivis TV, World of G, and Jobabs TV, Kuya Ted Channel, and shout out din po sa'yo, Sir Leboy Technician. Thank you, sir, sa pagpasok niyo po. Lloyd's DIY Craft Club, Forbus TV, Darwin Deeper. Shout out din sa'yo, Sir Joey Tech. Thank you po. Lahat po na nabanggit natin dyan, mga tech vloggers, pakibisita na lang po yung mga channel nila. Maraming salamat po. Okay. So, power. Yan. On. Yan. May power na siya. So, on natin. Nag-ona. Testing na lang natin ang ano. So, tanda rin natin yan habang nakakabit tayo sa test jig. In any time na may problema, walang masyadong malaking damage, iilaw lang ng malakas yung ano natin, test jig natin. Okay, start. Wala sa amin to eh, kaya boil. Matayaw. Function. Ayun. Rekta na natin. Oh, 20. Ayan. Tapos function. On. Yun. Tingnan natin kung kukulo ba siya. Ayan, gumagana na yan. Muusok na siya. Mainit na siguro yan. Kukuloin natin. Malakas ang kuryente nito. 1,400 watts. 1,500. Pero tipid. Bakit siya nagiging tipid? Saglit lang kasi kukulo na tubig. Kaysa doon sa mga coil heater na mababa. O sabihin natin mababa. Eh, gaano katagal? Ingay, may barko dumaan. Kukulo na siya. Saglit lang naman kasi ito. Yung di tulad ng iba, matagal siya pa andarin para kumulo. Kaya matagal ang kuryente na. Ito saglit na naman niya. Kulong-kulo na siya. So, ganyan. Pwede na. Pwede na magpakulo. Pambuos. Sara na lang natin.